patuloy ang pagpapakitang gilas ng ating Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Well, naramdaman ng Brazil ang sinasabi ng kilalang coach bago ang game na ito, kagaya ng mga one-on-one players ng Gilas at ano nga ba ang quality na meron tayo. Maganda naman ang shooting sa simula, pero hindi ito nasustain hanggang sa dulo. Ang good thing naman ay maraming mga players ay nakapag-contribute sa game na ito. Ang tandem nila Justin Brownlee at Dwight Ramos ay nakapagto talaga ng 4 triples sa first half. Kaya isang strong start para sa ating national squad. Yes, a strong start, pero malaking factor ang third quarter na sobra tayong na-outscore. Magandang depensa, dinictate nila ang tempo ng game, kaya nawala ang momentum sa Gilas. Kaya ang resulta ay 24-6 run, pabor na pabor sa Brazil. Well, at this point, unfortunately ay namimiss talaga ng Gilas ang servisyo ng isang 7-3 na kay Soto. Sa fourth quarter ay sinubukan pa ng Gilas na makapagtapatan dito sa Brazil. Pero this is the end of our Gilas campaign sa OQT. Pero ang good thing ay nag-exceed sa expectation ang narating ng ating Gilas Pilipinas. Ayon kay Coach Tim Cone sa PressCon, I almost isn't good enough, kaya kailangan nilang ma-figure out ang mga dapat gawin after this game. At parang naging emotional itong si Coach Tim. And tonight we didn't do that. Iba rin talaga ang desire to win itong si Coach at naramdaman nito ni Dwight. Sa mga games pa lang ng Gilas ay kitang-kita na siya mismo ang number one na gustong manalo. Pero dagdag ni Coach ay malaki ang kanyang plano. Gusto niyang i-keep ang grupo na ito 3 to 4 years hanggang sa next World Cup. At ating napansin ay hindi masabi ni Coach ang mga salitang learning experience. Sa halip ay nag-isip muna ng ilang segundo at kanyang sinabi, "It's a growth experience for us." Pero successful itong si Coach dahil sa ating narating, we already got the growth. Ang storya ng game na ito ay ang magandang depensa ng Brazil na contain nila si Justin Brownlee at Dwight Ramos sa second half. At ang isa pa ay malaking factor sana ang presence ni Kai Soto. At base nga po sa stats, first time in last 3 games na tayo ay na-out-rebounded and outshot from the field. Kaya yun na nga ang naging resulta. Ayon naman kay Coach Tim Cone ay ayaw niyang magbigay ng excuses para sa ating talo. Pero kanyang hinighlight na kinulang tayo sa depth ng ating front court dahil solid din talaga ang mga bigs ng Brazil. And Junmar cannot do it alone. Kaya hopefully next time ay makompleto na ang ating mga bigs. But still itong performance ng ating national team ay nag-exceed sa expectation ng karamihan. Kaya dapat pa rin tayo maging proud para sa performance ngayong OQT ng Gilas Pilipinas. Kahit itong si Dwight Ramos ay nagtataka na tinatalo nila ang mga teams na din natin nakalain na kaya pala natin. Kung i-compare natin ang combination ng players na ito kumpara sa World Cup ay mukhang mas malakas pa noon. Pero ngayon ay lumalabas ang tunay na difference talaga. Ito ay ang taktika at ang coaching system ni Team Cone.